Sa vlog namin, medyo maraming, mas karamihan ay positive yung reaction. Pero may ibang sites kung saan mas negative. Either yung mga taong yun, mema lang, may masabi lang, o talagang hindi alam, o hindi talaga interesado. Pag sinabi po bang scripted, ano po bang ibig sabihin pag sinabing scripted? I've been sick for 2 days. Dalawang araw na po akong naka-sick leave. At dahil nasa bahay lang ako, nagkaroon ako pagkakataong basahin ng ilan sa mga komento sa ilang nagawa namin vlog. So marami pong salamat sa lahat ng react at nag-iiwan ng mensahe. So, unang-una, syempre, gusto kong magpasalamat sa mahigit 25,000 na nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Nakakataba ng aking puso. Hindi ko akalain na meron palang makikinig sa akin at manunood sa mga naibabahagi kong kwento. So maraming salamat po sa mahigit 25,000 na nag-subscribe sa loob ng isang buwan. Isa pong karangalan yan. So, sa vlog pong ito, dalawa po sana ang gusto kong ma-achieve. Unang-una, magbigay ng reaction sa mga reaction ng ating mga manunood tungkol sa vlog namin ni Raymond na PBB Scripted. At pangalawa, gusto ko pong sagutin yung mga komento na nagsasabing PBB is a talent search. So, dun muna po tayo sa vlog namin ni Raymond. Maraming salamat. Actually, si Raymond, nahihiya siya na naipalabas yung kanyang raw emotions. Pero sa tingin ko, gusto ko malaman ng tao na yung mga katrabaho namin behind PBB and Star Hunt, buo po ang loob niyan sa pagsiservisyo at makatulong sa mga pangarap ng ating mga kapamilya. Raymond is really a very good person. Mabuti po ang puso niya. Raymond, maraming salamat and thank you. Mas dumami subscribers dahil sa iyong marubdub na pagsasalaysay ng iyong saloobin. So, gusto ko pong mag-shoutout sa dalawang tao na nag-iwan ng komento sa vlog namin. Shoutout to Rich Cervales. Maganda yung kanyang insight. Sabi niya, ang PBB parang pag-i-edit lang yan ng vlog. Sabi niya, ang dami nangyayari sa buong araw. Kinukunan mo sarili mo sa buong araw para mag-vlog. Pero hindi naman lahat yung sinasama mo. Siyempre, dadidikit-dikit mo yung mabubuong kwento. So, ganun din nga ang PBB. Buong araw yan. Di mo naman maipapalabas buong araw yan unless you watch the streaming. Pero pag nanood ka sa prime time, syempre, 30 minutos lang yun. So, pagkakasyahin mo kung ano naganap sa buong isang araw. So, nagkakaroon ng kwento yan. Natatahi-tahi ng aming mga story editors sa tinatawag namin. Kasi nasusundan nila kung ano nangyayari mula umaga hanggang gabi. Tulad din ng vlog, di ba? Minsan, dun mo lang malalaman, eto pala yung tinakbo ng araw ko. At isa pang magandang komentong naiwan na hit us is yung mula kay shoutout to Delon Serino. Sabi ni Delon na you know, he was humble enough to apologize. Sabi niya, isa rin daw siya sa mga naniwala na scripted ang PBB. Delon, maraming salamat and thank you also for your humility. Hindi naman namin hinihingi yon, pero gusto lang namin maibahagi sa inyo yung saloobin namin at para maliwanagan ng ilang mga katanungan. Aaminin naman namin kasi sa tagal ng PBB 13 years, we've been very, very secretive. Hindi po kami masyado nagbabahagi ng aming mga proseso. In the past, lahat po ng auditions namin inside a room. Kasi ayaw naming malaman kung sino yung mga napili, shortlisted. Ngayon lang pong taon na to na nag-start kami ng Star Hunt na nasa open mall. Napapanood ng lahat ng tao kung ano nagaganap. Kasi hindi lang naman ang Star Hunt tungkol sa PBB. Ito is para sa lahat ng programa ng ABS-CBN. Kaya po't minarapat namin na maibahagi ito sa ating mga kababayan na nasa lugar na yun, ating kapamilya, para mapanood nila at kagiliwan na rin kung ano nangyari. So yun, so thank you to Rich and thank you to Delon. Dun po sa vlog namin, medyo maraming, mas karamihan ay positive yung reaction. Pero may ibang sites kung saan mas negative ang feedback tungkol dun sa vlog namin. Well, either yung mga taong yun, mema lang, may masabi lang, o talagang hindi alam, o hindi talaga interesado, at hindi talaga makikinig, paniniwalaan lang nila kung anong gusto nila, okay lang naman yun. Hindi naman po, karapatan po nila yan. Baka kailangan lang natin na paliwanagan. Pag sinabi po bang scripted, ano po bang ibig sabihin pag sinabing scripted? Sa industriya po, meron kaming tinatawag na script. Ito po ang sample ng script. O, ganito po, kakapal lang isang script para sa isang linggo. Script po to ng teleserye. Bago namin teleserye na tinatawag na Playhouse, gaganapan
ni Zanjo at ni Angelica Pangaliban po. Dito po nakalagay ang kanilang character names, saan nagaganap yung eksena, saang lugar, anong oras, sa loob, sa labas, at yung mga sasabihin po ng ating mga characters. Ito po eh, nung ginawa po itong script na to, mahigit isang buwan to ginagawa. Pag normal na tumatakbo at teleserye, mga isa o dalawang linggo ginagawa ang script. So, mahirap po gawa ng script at hindi po mabibigyan ng ganitong kakapal na script ang ating mga housemates. I'm sure hindi po nila yung makakabisa kung mamemorize kung paano po magagawa yan kasi nire-rehearse po ito. Kung ganito po yung ibig sabihin natin ng script, hindi po scripted ng PBB. Yan, kahit tanungin nyo po ang lahat ng housemates, wala po silang natatanggap. Kasi po, nabubuo lang po ang listahan namin ng official housemates a week or two upon approval po ng management at saka consultation with Anushka. Si Anushka po, yung aming Dutch consultant from Endemol, pumupunta po yan lagi before the start of the season. At siya po ang gumagabay sa amin kung sino yung dapat maging housemate. Sinisigurado niya na maganda yung halo ng housemates para pag nagsama-sama sila sa unang pagkakataon, may ibang behavior o iba yung kanilang galaw na magkakaroon ng interesting na pangyayari sa loob ng bahay. So, kailangan po iba-iba yung ugali nila. Hindi po tayo pwedeng pare-pareho ng lahat mabait o lahat masama ugali kasi po wala pong magaganap. Hindi magandang panoorin sa telebisyon. Babalik ako, wala pong script na binibigay sa housemates. Actually, sa katunayan, paglabas nila ng bahay, pag nilagay mo sa teleserye, dun mo nalalaman ay hindi sila magaling na artista kasi may script na sila. Sa katunayan, ang tanging meron po kami, ang guide po na meron kami, syempre, alam naman lahat ng tao yan, may mga tasks po yan. Yan po ay napaghahandaan namin kahit wala pa hong listahan ng housemates. Syempre, bago po pumasok ng bahay yan, kinikilala po ang mga housemates. So, na-anticipate po, may mga tasks na, ito, baka pwede natin dalin yung kamag-anak ni ganito o ganyan kasi alam natin malapit sa puso niya. Lahat naman po yan napapanood nyo. Alam po natin dahil nilalabas po natin yung totoong saloobin. Ang objective po ng Pinoy Big Brother lumabas yung natural na ugali ng isang housemate. Wala pong script pero meron po kaming mga tasks and activities para lumabas yung ugali ng isang housemate. Tapos nagsasabi rin daw, yung pagla-love team, yung mga love teams din daw yun, scripted daw po yun. Siyempre, pinaka-unang sumikat na love team yung Kimerald. Si Kim po nag-audition sa Cebu, si Gerald po sa Manila. Sa totoo lang ha, nung mga oras na yun, mas marami pang magaganda kaysa kay Kim na housemate na pwede ring magustuhan ni Gerald. Pero ang nangyari, ang nagkagaano ng loob si Gerald, si Kim at si Mikey at that time. So, si Mikey Lee. So, kasi po, normal po na pag kayo-kayo lang ang magkakasama sa isang lugar, 24/7, sa loob ng mahabang panahon, normal po tayong tao. May mga pakiramdam po tayo. May magugustuhan at magugustuhan tayo. So, yung pagkakaroon po ng love team sa loob ng bahay o nagkakaroon ng kagustuhan sa isa't isa, dahil po, yan po dahil doon sa setup po ng Big Brother sa Pilipinas at sa buong mundo. At dahil sila-sila rin na nakikita, malamang at sa malamang normal po silang tao. May pakiramdam po sila. Pwede po silang magkagustuhan. Katulad po ng Melason. Si Melay po, sa Cagayan de Oro, nag-audition. I think my Big Brother is my hair. Kasi, ang mga papa ko at saka yun lang. Si Jason sa Pampanga. Hindi naman po namin alam na pag pinagsama sila, magkakagustuhan mo sila. Hindi po yan. I think kaya rin po nagustuhan ng tao dahil nasubaybayan nila kung paano nagkagustuhan at nagkaligawan yung dalawa. So, hindi po yan scripted. Wala po yung may isa pang komento, yan daw maklis. Scripted daw yun. Ito po ang totoong kwento niyan. So, at that time, binuo namin ng hashtags noon. So, ang una naming inimbitahan na maging housemate si Ronnie. Si Ronnie Alonte. Kaso, nag-alinlangan si Ronnie, ayaw niya maging housemate. So, the next person na willing to be a housemate was Makoy. And then, si Elise naman nun, sikat yung kanyang commercial sa McDonald's. So, nirekomenda ng iba sa mga kasama namin story. And si Alvin actually nagrekomenda na bakit hindi i-consider si Elise.
So, kinonsider si Ellis at pumasa siya sa audition. So, nung pinagsama yung dalawa, akalain ba namin magkagustuhan sila na matipuhan ni McCoy si Ellis? So, hindi po yung planado. Well, it's an advantage to us na nangyari yun. Pero hindi po yung sadya, hindi namin po yung pinlano. So, yung mga nangyayari, nagkakagustuhan sa loob ng bahay, eh normal pong nangyayari yan. Kahit saan pong lugar o pagkakataon na napagsasama-sama ang mga tao, mahigit 24 oras, medyo po meron pong magnet na nagkakagustuhan po sila. Yung mga sa tingin yung lumalove team lang, yung mga talagang feeling nila, sisikat sila kung lumalove team, matalino pong ating mga manunood na lalaman po nila kung totoo yung pinapakita o lumalove team lang. Alam naman po natin, mararamdaman po natin, makikita natin sa mga mata ng mga tao, ng mga housemates, kung totoo yung kanilang sinasabi o ipinapamalas o sa tingin mo lang ay dumidiskarte para sumikat, malalaman at malalaman nyo po yan. I think yung mga nagiging fans nila, yung mga idolo sa kanila, nalalaman na totoo ang binibigay na emosyon. Yung mga hindi totoo po, yung po ang hindi hinahangaan o iniidolo ng ating mga manonood. Hindi po planado ang pagla-love team. Okay, of course, we welcome dahil isa po yan sa mga pinapanood ng ating mga manonood. But we don't plan it, we're hoping somehow, but it's never planned because we will never know. You cannot fake, we cannot impose an emotion or a feeling on a particular housemate. So, hindi po totoong scripted ang mga love team. Thank you for watching my vlog. And if you have any suggestions or comments, don't hesitate to message me. And if you like the stories and the experiences I share, please subscribe to this channel. Thank you.